parang or how did paano, like how did you guys find something in common ba ganun, how did you guys meet? So I think nag-adjust lang sila because you know the love was so strong, di ba ganun? Alam nyo, ito may advice ako sa inyong lahat. Ano? Pagka meant kayo para sa isang tao or talagang mahal nyo ang isang tao at mahal ka din niya or yun yung meant para sa inyo ni Lord, pag may mga konti kayong iti-twitch sa ugali nyo, pag-a-adjust nyo, hindi masyadong, yung gets mo, hindi masyadong sobrang drastic, hindi sobrang yung isa-sacrifice mo yung pagkatao mo, yung family mo, yung ang laki nang mawawala sa yung adjustment. Dapat ang adjustment na maibibigay mo, yung tao sa puso mo, and at the same time, it will make you a better person. Wow! So, ganda pala kung baka natin kapag nag-a-adjust kayo ng parang nakikita mo na hirap yung pag-a-adjust mo, yung asama ng loob mo, kahit nag-a-adjust kayo, baka hindi, kasi dati yung mga Pasko din it. Don't be jelly, okay? But you're the first love ever. Hindi, yung mga Paskong dinedate, pinipilit kong mag-adjust, pero ginagawa ko, pero hirap na hirap yung kalooban ko kasi feeling ko ayoko tong ginagawa. So, hindi talaga naglalast. Pero with Mikey, kapag nag-a-adjust ako, kailangan akong baguhin para mag-compromise, mas magaan sa loob ko. Nagigets mo ba yung feeling? Oo. So, yun yung advice ko sa inyo. Kapag sobra yung adjustment ninyo o ang dami yung kinikimkim sa sarili ninyo or feeling nyo too much na yun para sa inyo or napapansin ng ibang tao, baka naman talagang hindi kayo meant para sa isa't isa. Compromise. Mikey, hindi tayo mature. ASAP, let's celebrate. ASAP, let's celebrate. The beat of your heart electrifies the show. The energy flows and you just can't control.